Good morning mga kabimek at kalogis. So, update lang po natin ko po kayo dito sa aking pagmamanok or ating manukan. So, paano ba tayo magsisimula? So, yon, yung ating mga breeding materials na male. So, yan, Boston Black. Nakalabas na. Yan naman yung Golden Boy na imported. Ito naman, Broodstag, may G-Boy. Mga nakalabas na. Ang mga nakasalang na lang ngayon talaga, yung Pure. Last month, tsaka ngayon, puro Pure na lang ang mga nakasalang dito. Kaya yung mga nasa brooder natin, mga huling pisa, usually, lahat yon, lahat talaga yon, Pure na talaga. Yung mga huling breed natin ng buwan ng mga ito. Itong buwan ng April sa May. So, doon sa nagtatanong, yung mga nakasale ko, meron pa naman 3 months old na babae. Babae lang po yung ating sinesale. So, yan. Nagsisimula na mag-dry at magsisimula na silang mag-lugon or mag-molting yung ating breeding materials na lalaki or tawag nila ay brood cock or brood hen at brood stag, brood bull stag. So yun, so ito man yung Golden Boy na, so yun, no, kita nyo mga Pure po yung mga nando doon, kalimitan doon 47, 46 Boston Black sa 47 yung mga nando dyan, no? So mamaya pakikita natin. Umagang-umaga kasi hindi pa masyadong nakakalinis. Tsaka ang tao dito, si Mark lang. Ayun si Mark, oh. Eh, busy naman ako dun sa kabila. May pinapagawa akong konting silungan dun sa kabilang farm. Mamaya update ko kayo. So, ito yung kanawayo na nandito sa farm. Ito, nung naglipat dun sa ano, hindi ko na to isinama, itong isang to. Hindi ko lang alam kung bakit, but hindi ko na isama. Nagagandahan ako kasi talaga dito sa porma nito. Ayan, no? So, yung buntot niya, mga 55-60% na yung buntot niya. So, yan yung itsura niya. Gagamitin ko talaga ito. Sisu pa lang ito, 4 months old. Natipuhan ko na. Dito ko na nilagay sa original kong farm. So, yan yung kanawayon ko. So, although marami naman doon, at saka hindi pa naman natin muna i-out, ilalaban natin, isasali natin sa event. So yan yung isang kanawayon dito. Tapos yung cock at bull stag, marami pa dito. Pero hindi pa rin natin i-out dahil wala tayong magagamit next cock season. Matagal pa yon, pero kukunti lang kasi yung lulugon ko dito. Eh, at least dapat may lumugon ako at least 50, pinakamababa na yon. So eto G-Boy, dry na po siya. Ito naman ay Boston Black. Tingnan niyo yung Boston Black. Hindi siya mukhang 3 years old. Nabababa na siya, itsura niya. Ito naman yung Boston Black ng ating Kuya Martin Escolin. So, yan. Iko-cross ko dun sa aking Boston Black na dun sa version ko. Ito yung version ni Kuya Mart. Alimbiugin din siya na may white streamer. Pero mas maganda sukat nito eh dun sa isang Boston Black na yon. Mas maganda height nito. Kaya yung lalaki noon, babae noon, bibigay ko dito. Para Boston Black sa Boston Black. So yan. Bibihira daw tong kulay nito. Alimbugen na puti paa. Tapos may white streamer. Bigay sa akin to ni Kuya Mart. So tingnan natin ang resulta. Next year, yung ating Boston Black. Gawa nito.
newly acquired ko kay Kuya Martin to, tsaka yung mga babae. Yun pala, dapat pala yun pala sinishare ko sa inyo. Yung additional kong pullet para sa next breeding season, para sa early bird na puro galing kay Kuya Martin. Sige, pakita mo na natin. Mark, malinis ba yung ano doon? Malinis? Yung lagayan ng kay Kuya Martin na inahen? Yung mga eskuli na inahen, yung kay Kuya Martin, malinis ba? Tingnan mo nga. Isasama ko lang sa video. So yun, titingnan lang natin, siyempre. Ah, yung mga babae. Kung malinis yung kulungan. Mark, tapusin mo na yung grass cutter dito. So, naghahanap ako ng kasama. Ha? Ayan yung ating battery cage na ginamit natin this season. So, ayan. Plano kong papaliguan ito next week. So, syempre, dapat nating alagaan yung ating mga breeding materials. So, ang ginagamit ko pong breeder na babae, kalimitan, 150, 130, mga ganyan, 180. Pag madaming order, kasi nga dito sa akin, pipisain pa lang, may order na yung ating mga chicks. Order ng mga bossing. Kumisa o order ng ganito, 200, 150, 50, may napapagbigyan naman. So, ito po nga pala yung aking dome na George Foster dome. Ito po ay winner na din po ito. So, yan. Ito po ang ating brood cock. So, tatlong pamilya yung ating bulik dito. So, hindi masyadong napapansin ng mga buyer ko itong aking mga bulik kasi madalang kumagamit sa event. Kasi nga, malakas din ang demand. Yung mga matagal ko ng buyer, yan ang binabalik-balikan nila sa akin. Bulik, Boston, Golden Boy, 5K line. Siyempre, Boston Black. Pero nung nakaraan naman, yung ating White Boston, sold out. Boston Black, sold out dun sa Expo. Hindi na nga ako nakasali sa WGE. So yun, kaya ito ngayon naghahabol tayo sa puti. Pero baka makapunta ulit ako ng Rojas this coming katapusan ng buwan na to. So ito po yung mga pulit ni Kuya Mart. Ayan po. So ito po ay kung hindi 20, 19. So gagamitin po natin ito next breeding season sa early bird. The early bird, national, local. So ito po yung ating gagamitin. Yan po yung mga itsura. So ayan pa po sa baba yung iba. Ayan. So ang tinutuka nito, Integra 2, naubusan siguro ng 2.5. So kailangan ko ng lumabas para makabili ng 2.5. So, ito po, update ko lang kayo para sa mga buyer ko na tayo po ay lagi pong nag-a-update ng ating breeding materials. It's either 2 years or minsan every year nagdadagdag talaga ako kasi talagang love na love ko yung mga manok ni Kuya Martin at ni Kuya Marlon Esculin. So, yan, no? Ito, 5,000 lang yan. Yan. So, yan. Ang ating gagamitin next season. So, yung mga buyer ko, get ready. Mag-order na ulit kayo itong darating na breeding season. Although, alam ko matagal pa. Pero, syempre, kailangan nating maghanda ng mas maaga. Dahil minsan, sumasablay ang incubator. Ayaw mag-itlogan yung mga hen or mga pullet. Kaya, dapat mas prepare tayo. Siyempre, pag ganyan, may gastos yan.
magdadagdag ka ng inahin, lalo't ganyang quality pulit ang iyong gagamitin. Eh, yung iba nga nagtataka, paano daw kumikita kaming mga breeder? Eh, napakagastos po talaga magmanok. Although may bumibili naman, kaya lang, kahit makabenta kami ng 10 isang manok isang araw or 4 na manok isang araw, bali wala po yun sa expenses namin sa aming pagmamanok. Kasi tulad ko, 2 sako, 3 sako per isang araw ko. Ganun po kalakas yung konsumo. Kaya lang, sa dami din ng buyer, kung minsan, isang tao bumibili 300 ulo ng lalaki. Eh, medyo pagkilala na kayo, medyo magaanggaang na. Ang mahihirap lang talaga sa pagmamanok, yung talagang maghanap ng buyer. Kaya kailangan magpakilala muna kayo at mapagnakilala na kayo, madali na po yung buyer, susunod na yung pera. Pero importante, nasa puso mo yung pagmamanok. Yun talaga yung importante. Dahil kung wala po yan sa puso nyo, eh hindi mo magagastos yung magiging konsumo ng iyong pagmamanok dahil malaki po talaga. Dahil ako, ilang beses na akong may mga nagsasabi sa akin, ba't daw ako gumagastos ng gano'n? Bakit daw gano'ng kalaki? Eh gano'n talaga. Ito hilig natin eh. Eh may bumabalik naman. So, yun po. Napakwento na naman tayo. At pakikita ko sa inyo yung ilang harvest natin dito sa Bakbakan. Bakbakan Banded or January Born. Nasa range yung iba eh. So, ito yung hinuli ni Mark. Ito yung tinatawag na January Born. So, ayan po, ayan na po sila. So, bago natin tapusin to, kasi may nakitaan dyan ng ilang may sipon nang huli kami ni Mark para magbisita. So, ayan po yung nahuli. Ayan, nagdilem. So ayan mga kabimig. So bimig po, tinutukan nito Integra 2.5. So ayan po, oh, kitang kita nyo, ang pupula. Ang pupula po nila. So kailangan ng yung ganito. Pwede nang itali rin yan. Pwede na din po, basta sanay na, hindi na malikot, mabait na, pwede na rin silang itali. Ginagawa ko po yan pag kulang yung aking kulang yung masikip yung range. Ginagawa natin yan para lumuwag sila. Ha-harvest tayo ng 30, 50 at magtatali na tayo yung tinatawag na early harvest. So ganito po yung mga edad na yon. 5 months pwede na, 4 and a half months ganyan pwede na po. So yun po, ito po yung ating mga bakbakang banded. Ang ganto natin ay 200 pieces. Yun lang po yung na-breed ko this season. Sa bakbakan lang po yun, bukod po yung local, bukod po yung national, bukod din po yung early bird. Yung late bird, babandidan sa akin, siguro mga meron pa ako doon 250 to 300 male. So yun. Sa nagtatanong po ng location ko, location ko po ay Calamba, Laguna. So, shout out sa Bimig Integra at shout out po sa lahat po ng magsasubscribe sa akin. Maraming salamat po. Location po, Calamba, Laguna. My number is 0936910-7644. So, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muling vlog, ipapakita ko ulit sa inyo yung mga iba ko pang manok dun ulit sa kabilang farm. Dalawa po kasi yung farm natin. Location ulit is Calamba, Laguna. Ito po si Randy Hebron ng True Blood Game Farm at Randy Hebron TV. Maraming salamat po. Bye-bye and good morning. Bye-bye.